Everyone, let's meet Democracia. Hi guys, welcome back to my channel. It's your pa-girl, Steven Nico. If you guys are new here, don't forget to hit the subscribe button dyan sa baba para maging part na kayo ng family Nico. And i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo whenever I post a new video. For today's video guys, ay hindi about sa makeup ang gagawin natin. Nakikita nyo naman sa harapan ko na marami tayong pagkain. And hindi ko kayang ubusin yan lahat, so hindi ako nag-iisa para sa video na ito. Kaya for today's video, makakasama ko ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko, which is ang aking sister, slash best friend, slash cousin, slash. So, ayun na, ipapakilala ko na siya sa inyo in 3, 2, 1, go! In 3, 2, 1, go! Hi! So, siya si Denise, siya yung aking best friend talaga ever since. So, siya yung makakasama ko sa video na ito and mag-hi ka sa kanila. So ayun nga, magmumukbang kami and ito yung unang video na naisipan namin i-film dahil mahilig talaga kami kumain, di ba? At di ba kami dinner? So ayan. Ipapakita namin sa inyo isa-isa yung mga meron kami para makita nyo kung ano yung mga kakainin namin. So first, we have jajangmyeon, which medyo kain na siya kasi nagutom na. Oo, nabawasan na. Then, and yan. Then we have, melona. We bought one box na kasi gusto namin talaga to. Yung honeydew melon flavor. And all-time fave talaga. Pag melona, kung gusto nyong itry ito, ito talagang flavor na to. The best yan. Then, we also have BFF fries from McDonald's. So, ayan siya. Na ginawa naming shake-shake fries. So, meron kaming cheese. Then, ito is yung cheese na ramen. Tama, di ba? Cheese na ramen. So, ayan siya. Na mukha lang ni ramen kasi natuyo na siya kasi ang tagal namin magsimula. And then, we have more ice cream. So, ito yung Encho Bar. Sobrang sarap niya. As in, may solid chocolate sa loob. Na, and then, meron din kaming dalawang McFlurry. At sa harap, ayan, meron kaming chicken and sweet soy, na chicken fillet, then spaghetti, then cheeseburger. So, mamaya, mawawala yung ice cream kasi ilalagay muna namin siya sa refrigerator kasi baka matunaw sila. So, ayan guys, simulan na natin. So ayun guys, simulan na natin to and kainin na natin to mga pagkain na to. Ayun na! It's eating time! Okay, kumain ka na. Ako so, yung mag-shake-shake. So ayan, titikman ko tong cheese na ramen. Nakita ko to sa mga vlogs before nung nag-Korea yung mga iniidolo ng lahat. So titikman nila to and sabi nila masarap daw. And naniniwala naman ako masarap siya. So let's try this. Hindi na siya mukhang ramen talaga, parang na siyang pancit canton. Sarap siya. Parang siyang mac and cheese. Na. Pansit canton siya. So ayan, parang hindi naman sila mag-burn. Magkwento naman tayo. Anong kwento natin? Is I prepared? So ano nga ba yung kwento natin? So, ayan may lang may nakikinig-connect na wifi ng kapitbahay. What? Say hi! So ayun nga, para di sila mag-born, magkwento naman tayo. Ano kami? Cousins by blood? Sisters by heart? Pwede mo cousin na hindi by blood? Wala lang, masabi lang. Masaya magpinsan kami, pero parang hindi. Kasi parang talaga kami magkapatid ever since. Since only child lang siya and we grew up together. So ayun, parang talaga kami magkapatid. So parang kami pinagbiyak na ano. Hindi talaga kami mapaghiwalay kasi lahat talaga ng bagay alam namin. Sa isa't isa and kami talaga yung mga one text away, ganun, one shot away, one call away. Ano pa? What's the next chika? What's the next chika? So ayan, try na rin natin yung price. Is type of price ka naman na gusto naman magulo siya. Siyempre naman, siyempre hindi na siya crunchy. Kasi ang tagal naluto pa kami nitong mga kinemero. Kasi ang dami pang mga ginawa. So, hindi kami kagad nakapag
film. So, ngayon lang. Since wala kaming ma-share, wala na kaming ma-share, mag-BFF tag na lang kami. Gagawin na rin namin siya dito sa video na to para naman may ma-share kami sa inyo and may ma-chika kami sa inyo. Para hindi lang kayo ma-board na puro kami kain dito, diba? So, ayun. Ayun na, nakahanap na kami ng mga questions para sa BFF tag. So, simulan na natin. Okay, so, question number one, how and when did you meet? Nung pinanganak ka, syempre nauna ako, so... Ano ka ba nun? Ha? Ano ba? Of course! Ah, okay. Naalala ko ba noon, pinanganak kasi siya sa ano, Makati Medical Center. Tapos, naalala ko nung inaantay namin yung tita ko na lumabas sa delivery room. Meron parang, mahilig kasi talaga ako sa soft drinks, pero ngayon bawal na siya. Meron tong ano, vendo. Vendo tawag dun, di ba? Yung may pinapasok ng pera ng papel. Tapos, mamimili ka yun. May vendo machine ng soft drinks doon. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa soft drinks. Tapos, ayun, bumili ako doon ng Coke and can. 20 pesos pa lang yun noon. So, super mura. Then, yun nga, nag-meet kami nung pinanganak siya kasi nga, we're cousins, so, ever since the world began, ganun. Next question. What's your favorite memory together? Feeling ko dapat tig-isa tayo. Oo, oh, sige, sige. Mag-isip muna, what's your favorite memory? Kasi, ang hirap mag-isip, alam mo, kasi lahat ng family gathering, talagang kami magkasama kasi nga, family kami. Mm-hmm. So, lahat ng memories ko na masaya, kasama talaga siya doon. Pero ano yung favorite ko? Actually, okay, meron ako. Since bata pa kami, lagi na kami magkasama. Tapos pag tinanungin mo ako kung ano yung unang memory na may isip ko about nakasama, magkasama kami dalawa, yun yung gagawa kami ng tent. Nung bata kami, gagawa kami ng tent lagi. Tapos yung tent namin, yung... Ano yung sofa bed? Mm-hmm. Yung sofa bed, diba ganyan? Pero... Yung nilapan namin, pader. Pader nung bahay-bahay namin. Diba? Tapos yung pantakip, kumot o yung kubrekama, ganyan. Mm-hmm. Tapos natapag pa namin dun sa aircon, yung window type, para sakop lang namin yung damit. Tapos dun kami uupo, tapos meron yung kakainin namin, popcorn, tsaka iced tea. At saktong-sakto sa day 17. Yun yes, yung tradition talaga namin. Very nakakatita yung day 17, ha? So ayun, favorite namin yun, nasubaybay namin simula season 1. So funny kami ng ano, sex bomb. So, Team Jopay. Mm-mm. Ako, Team Ito, IT. IT ka. Mm-hmm. Kayo, Team ano kayo? Comment down below! Below. Ako, favorite ko na memory. Favorite, oo. Favorite memory ko. Actually, favorite, super favorite ko rin yung memory natin na yun. Actually, lahat ng basta magkasama kami, favorite ko yun. Pero yung pinaka-favorite ko, nag-Baguio tayo. Yun, nag-Baguio kami. Kasi, ano talaga, bata pa lang kami, parang goal na namin na mag-travel together. So, and yun yung pinakamalayo natin napuntahan na magkasama, no? Baguio. Oo, oh, kasi hindi ka nakapag-Davao. Oo, hindi ako nakapag-Davao kasi may exam ako. Yung kasi lang, pero ang tagal na, no? Yung Baguio na yun, as in sobrang payat niya pa. Pa-boy pa siya, hindi pa siya your pa-girl. It's your pa-boy, pero kayo, it's your pa-girl. Tapos kasama, siya lang kasi nilaman namin na pinsan ko. Mm-hmm. Sa parang family trip namin. Kasi nga, tinatatlo ko na siya nung parang kapatid. Parang talaga kami magkapatid. So, ayun. Tapos may matching ano pa kami, bonnet. Bonnet and... Bonnet na may ikaw, akin pink, sa kanya blue. And gloves. Kala mo, lamig-lamig sa patio. Pero super lamig naman nun. Ayun, in fairness. Na, kasi global warming. Pero noon, malamig pa talaga siya. So, next question na tayo. Describe each other in one word. Gift. Hindi ko rin ito naririnig, so... Okay, so she's ano, she's... Oh my God. Naiyak. So ayun, ano siya. Kinakonsider ko siya as God's greatest gift sa akin. Kasi nga, siya talaga yung nandyan ever since. Like, sa lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat ng nararamdaman ko, meron kami mga ano nito, yung mga midnight session. Naalala mo ba yun? Umiiyak kami kasi... Nag-ano kami about life, yung mga stories, yung mga struggles, ganyan. Lagi namin yan pinag-uusapan and talagang sabay kami nangarap, no? Sabay talaga kami nangarap ng mga bagay-bagay na sana hopefully in the future magawa naming dalawa. So ayun, parang ano sa akin yun, sobrang laking bagay na merong tao na andyan and alam mong nandyan dyan. Kahit na hindi kami mag-usap ng ilang araw, ng ilang linggo, pero alam mo na nandyan dyan kapag kailangan mo na siya. And siya talaga yung tumanggap sa akin ng buong buo. Marami naman sila, syempre yung iba pa naming family
members and relatives. Tanggap naman nila, pero isa talaga siya sa mga unang tao na talagang ipaglalaban niya ako kahit kanino na tatapak sa akin or mababaso sa akin. Kasi talaga talaga ako alam. Kaya sobrang grateful talaga ako na nandiyan siya for me since day one. Ayan, so kung aawain niyo siya, dadaan muna kayo sa akin. So mga bashers. Okay. Yun. Pero hindi naman kami, ano, hindi naman kami war-free. We just love each other talaga so much. Ako, one word. Actually, in relation to doon, strong. Yun yung, either strong or inspiration. Kasi dati, nung like, nung high school, di ba laging may pa, who's your inspiration? Or, parang who's your hero? Ganun, may mga pa-essay, ganyan. Tapos, syempre, dati, sinulot ko rin naman yung parents ko, ganyan. Pero, growing up din, alam ko nasulat ko siya at one point. Na siya yung inspiration ko. Kasi nga, alam ko, yung around the time na nag-speech ka, tapos, may pa, ano yung kaganyan nila ba ito? Hindi ba kayo may Skyscraper. Yan. So, yung time na yon na hinahanap niya yung sarili niya, kahit sobrang lost siya, nakahanap siya ng way, and ganito na siya now, di ba? Stronger than ever. So, yun. Yun talaga yung ma-attach ko sa kanyang word. Thank you so much. Hindi ko rin sinasabi sa kanya. So, ayun. Alam niya kasi lahat talaga. Di ba kulang nga isang episode ng MMK para sa buhay ko yun, sa lahat ng pinagdaanan ko. Para siyang ano, undaswelta. One week, mga Holy Week special, ganyan. Mukha lang ako sa mga videos na parang yung hindi nagdaan sa mga kung anong ano, pero naman nga yung haggard na. Pagod na, ganyan. Pero laban, laban lang ng laban. So, ayun, sa mga nanonood na kung meron kayong pinagdadaanan, huwag kayong matakot na magsabi. Pero, siguro, piliin nyo rin yung pagsasabihan nyo. Kasi merong mga tao talaga na they will take it against you. Pag may tao na alam nyo naman na genuine siya, na tulungan ka and pakinggan ka, go. Help niyo yung sarili niyo kasi mahirap mapunta kayo dun sa dark side and makagawa kayo ng mga bagay na hindi niyo dapat gawin and makagawa kayo ng bagay na, you know, masasayang lahat. So, kahit naman minsan di ba parang feeling mo magtatabang-tabangan ka na parang kaya mo, na parang itatago mo lang sa sarili mo, pero at the end of the day, kailangan mo talaga ng ibang tao, di ba? So ayun, kaya super, super, super grateful talaga ako na meron akong Denise sa buhay ko. Kasi kung wala, hindi ko na alam. Hindi ko talaga alam. Next question, what is your dream job? So ako, actually, sobrang magkahiwalay yung dream job ko. Or I mean, sobrang layo niya dun sa course na tinitake ko ngayon sa college. So, ang dream job ko actually is na maging celebrity stylist. So, yun yung pag may photoshoot sila, or like kahit na Instagram post lang, magsasabi na kung anong suot nila, ganun. Pero on top of that, gusto ko rin magkaroon ng sarili kong sustainable fashion line. So, dahil gusto ko nga ng mga damit, at lagi akong parang fashionista in a sense, kaso hindi kita sa damit ko ngayon. Simple lang ako today. Gusto ko na makagawa rin ako out of my own ideas ng masuot na ibang tao, pero ayoko rin na masira environment at maapektuhan yung mga taong gumagawa ng damit natin. So, ganun. And I, thank you! Kaya sinasabi kong sobrang layo niya dun sa course ko kasi chemistry yung tinitake ko. Pero, hindi na, in a sense, nagagamit ko siya if itutuloy ko nga yung sustainable fashion line in the future since kailangan niya ng beauty industry. Ayun. So, yeah. Ikaw, ano? Maging interior designer. O, diba? Artsy talaga kami. Pero hindi rin siya yung pinag-aralan ko, guys. Okay. Kasi medyo, ano yun, no, pang-burgis. Pang nakaka... Tsaka, mayroon din kasi mag-build ng career sa ano yun, interior design. Kapag, syempre may mga established na, diba? Alam naman natin. Pero huwag kayong nega. Huwag din akong nega. Pero, yun nga lang, hindi ko siya na-pursue. Pero yung current job ko, as of this moment, siya talaga yung hinahanap ko na nag-a-apply ako. So, grateful naman ako na nakuha ko na siya finally. Kasi yung first two jobs ko, love ko naman yon, pero na-realize ko na hindi talaga yun din yung hinahanap ko. Pero, ayun nga, may plano si Lord. So, dinala niya ako sa bagong company kung saan ako nagtatrabaho. And nakuha ko naman yung position na gusto kong makuha. And, syempre,
grateful na grateful ako doon. And grateful ako kasi lahat ng mga kasama ko sa team talaga, sobrang mababait naman and love na love ko sila. So, ayan, sa mga aking ka-workmate, hello, hello, hello. And nakaliba ko ngayon, so magkita-kita tayo ulit sa Lunes. So, ayun. Ayun, gusto ko din pala maging ano, businesswoman. Yes. Maging businesswoman someday. Kasi parang, diba, let's be realistic. Sa Pilipinas, hindi sapat yung kinikita mo kapag empleyado ka lang unless maganda na yung position mo sa company or nakakaangat ka na sa buhay. Pero kung hindi, kailangan talaga meron kang isa pang source of income. In the future, sana magka-business ako. And dream ko talaga yun kasi I really wanna give everything sa family ko. And gusto ko matupad yung mga dreams nila in life. And yung mga goals natin, medyo matataas yun. So, kailangan natin ng mataas-taas na budget. So, ngayon, yun ang aking dream job. Maging interior designer and ikaw ay maging fashion stylist. Okay, since beauty channel to, beauty channel talaga. For the next question, what is your favorite makeup brand? Ako, ano ba? Local? Local, international? Both na lang. So, isang local, isang international. Local, Ever Belena. Grabe yung improvement nila. So, sobrang na-proud ako and nag-step up talaga sila sa laban ng buhay. Sa laban ng buhay. Sa kanilang makeup game. Sobrang ganda na ng quality ng products ng Ever Belena. So, if naghahanap kayo ng affordable and magandang quality ng makeup product from different local brands here in the Philippines, syempre local na nga. So, ayun. Ever Belena and international, Morphe tsaka Maybelline. Pero hiling ko lang sana maging cruelty-free na si Maybelline. Yun lang talaga yung wish ko. Na sana maging cruelty-free na siya. And since we're talking about it, hindi ako makapag-transition pa as of the moment sa mga cruelty-free brands lang yung gagamitin ko. Pero hopefully, sana maging cruelty-free lahat ng brands. Pero ayun, sana one day makapag-transition din ako. Kasi sobrang inspired ako sa mga fellow YouTubers ko na puro cruelty-free brands na lang yung ginagamit nila. Pero as of this moment, hindi pa ako makapag-transition. Pero one day. One day. Ikaw. Ako, wala. Like, wala akong stand-out na favorite makeup brand. Kasi, like, ngayon lang ako nag-start na mag-makeup every day. Mm. Or pag hindi ako natamad. As in, like, ano lang ako. Cushion, powder, tapos eyebrow mascara. Kasi, Oo, kasi siya yung ano, siya yung epitome ng gandang powder lang. Eh ako, gandang full coverage po ako. So, ayun. Mas mahilig ako sa Asian kesa brands Western. Kesa sa Western. Mm-hmm. Pero yung like ride or die ko talaga ng foundation is Maybelline Fit Me. As in, hindi na ako talaga din. Ako nag-try ng anything else. Like, kahit na high-end, like MAC mine or something. May something talaga yung Maybelline Fit Me sa akin. Feeling ko, depende feeling naman sa person yun if, ano, marami rin may huli ka, talaga. Ganun. Kahit ako, alam niyo yan, guys. And doon sa last giveaway ko, napag-giveaway ako ng Maybelline. Actually, tinay ko lang siya kasi nga, ang dami yung kasabi sa YouTube. And magka-text, tsaka magka-text tayo nung bilihan na nung nare-release na siya dito. Si Superstay Matt Moms, para rin siyang Fit Me. Pero full coverage siya. Oh, ako ano naman, mas nag-invest ako sa skincare as compared to makeup. Kasi parang for me, yung philosophy ko na is na ba't mo kailangan ihago yung face mo kung kaya mo naman. I-flaunt yung bare face mo. Ganon. So, kahit hindi ko pa siya ma-achieve ngayon kasi meron pa akong mga leg scars and chines, syempre, ganon. So, ayun. Pero, mas marami akong ginagastos at nagagato ko sa sarili ko sa skin kasi mahal. Oo, kasi talaga. Serum, mga ganon, toner, eh puro mga, like, 1K above. Ba yung 10 steps Korean kinemero? Hindi talaga, hindi kaya ng budget. So, ayun nga. Yun din, masasuggest ko sa aking family ko. Huwag kayo mag-invest agad sa makeup. Mag-invest kayo na pagandahin yung skin nyo. Kasi, kung maganda na yung skin nyo, no need for makeup. Kasi yung makeup naman for, ano lang siya? Confidence. And if you wanna wear it. Oo. Ma-enhance lang rin yung beauty, ganyan. Ayun. Sobrang iba kami ng makeup style. Ganon. Kasi ang galing niya mag-eyeshadow. Ako, hindi ko talaga, kasi ang late mong space, babe. Magaling siya magkilay. Doon niya ako talo. Ano yung dalawang product na you can't live without? Kasi makeup? Oo, or like makeup product. Skin. No, makeup product. Ako pang kilay and lip product. Same tayo. Mm-hmm. Kilay and lips. Swear, kahit na ang pangit ng skin mo, pag maganda yung kilay mo, may something. Kung magiging tatlo siya, mascara. Yun lang. Kilay, mascara, lip. Pero kung dalawa lang, kilay at saka lips, okay na. Kasi yung gifted din naman ako sa ano? Ako sa kilay, lashes.
lip, ay hindi, lip kilay, tapos concealer. Concealer. At saka guys, kunwari meron kayong mga ano, mga acne marks or keme-keme sa mukha, huwag kayong matakot na makita ng ibang tao. Kasi 'di ba, ang dami ngayon ano nang judge sa mga may acne. Girl, it's normal. Hello. Saka sa akin talaga, parang 'di ba, imbes na i-ano natin sila, i-inspire natin sila, but kailangan pa natin silang i-judge, yung mga ganun. So, huwag kayong magpa-apekto, guys. Hayaan natin yung mga basher ng mga tigidig and sana matigilan na yung ganyan kasi hindi talaga siya maganda. Kasi nakakawala talaga siya ng self-confidence. Meron time na talaga sobrang OE ng breakout ko. Same. Sobrang nakakababa na parang hindi ka makaharap ng... Paano ka kaharap sa mga kaibigan mo, sa mga ano mo, hindi mo alam kung may sinasabi ba about you, ganun. Yung parang ganung feeling, nakakababa talaga siya ng self-confidence. So, hindi talaga ako paboro sa mga nang-acne shame. So, ayun, huwag natin gawin yun. Family ko, let's be a model. Ayun, next question na tayo. What is something that annoys you about the other person? So, ano yung... Sila ang friendship ba ito? Sila ang friendship. Oo, sila ang friendship. Magkakalaman naman tayo dito. Truth. Ah, alam ko na, meron na ako. Ano? Ito yung reason kung ba't di kami natutulog sa isang kama. Pero ngayon, di ko alam kung... Ay, oo, alam ko na. Sis! Grabe siya, manadya! Nakakarati po ako. May time na umiyak ka, no? Oo! Meron time na umiyak siya. Nakakaasar kasi talaga. Pero bata pa kami nun. Pero ngayon hindi na ako malikot eh. Yung ano kasi, oh no. Mm-hmm. Magkatabi nga kami mamaya. Oo, oh, mamaya na magkatabi kami. So ako, ayun. Something na nakaka-annoy. Pag ninakausap ko siya, tapos nakatapat siya sa laptop o cellphone niya. Girl! Sinasabi niya yun every time. Oo, no, honest ako dyan. Hindi naman siya nagtatago ng ano. Mm-hmm. Admittedly. Ganyan ka na oh. Oh, hello, oh. Kamusta? No. Ganon siya. Pag tutok siya sa isang bagay, matindi focus nito eh. Okay. Could go anywhere in the world together. Where would it be and why? I favorite to talk. Okay, sure. Since nakapunta na siya actually dun sa gusto namin isang puntahan. Sa Paris. Yun. Gusto namin mag-Europe trip talaga. Together. Sana yung US na no, matuloy. Naka-US na siya o pagka-graduate niya. Sana makasama ako. Sana may pera tayo nun, no? Para makasama ako. Favorite inside joke. Favorite ko talaga kapag iniiba ko yung name niya. Hindi siya fun for me. Sa kanya lang po. Everyone, let's meet Democracia. Tawag-tawa siya ko. Tawag ko talaga yan. Ewan ko, ba't mo nagsimula yan? Hindi, ako siya ganyan. Kasi pinsan ko siya sa mom side ko. Mm-hmm. Eh, yung dalawa lang yung pinsan ko sa dad side ko. Tapos yung pangalan nila, parang compared sa pangalan ko, ako yung pinaka-modern. Oo. Kasi sila sinunod sa mga lolo, ganun, mga lola. Hindi, parang matanda sounding lang yung ano. Kasi kunwari, Joaquin, tapos yung isa, Manuel Inigo, ganun. Tapos yung akin, Denise. So parang sobrang fresh, modern, ganyan. Kaya ako yung nag-adjust para sa kanya. Kaya sabi niya, bakit yun yung pangalan mo? Dapat sumabay ka sa mga pinsan mo. Oo. O ginawa niya, Democracia. Democracia. Nakakaloka. So ngayon, ikaw, ano favorite mo? Yung favorite kong inside joke, ganun pa rin sabi. Oo, kasi baka may MTRCB kami guys, so... Ano natin i-spill? What is your favorite song? Fight song. Why? Wala, parang dinescribe nga yung kung ano yung gusto kong mangyari. Na parang kahit ano man mangyari sa'yo, laban lang ng laban. Gano'n man yan kabigat, gano'n man yan kagaan. Kahit anong problema. Fight, malalampasan mo yan. Oh, diba sabi ko sa inyo, inspirational na siya. Diba? As a person. Diba? Strong siya, gusto niya mag-fight. Ikaw naman, anong favorite song? Ako, ano, wala akong favorite song. As in, like, hindi ako gano'n. Meron akong song, favorite song per genre, pero wala akong parang all-time na yun lang yung gusto ko. Pero, as of late, since K-pop stan ako, K-pop yung song na lagi pa nakinggan. Ngayon, ano siya, sobrang old siyang song ng GOT7 called Noran Girl or Girl Magnetic yung English translation niya. Tapos, sobrang good vibes lang siya na song. So, ayun, kung gusto niyo malaman kung sino yung sinastan ko, tatlo lang as of now. So, BTS,
The Boys, tsaka GOT7. So, ayun. So, any ARMYs or Dobby or Agastes, ayun. Hello. And mag-subscribe kayo. Mag-subscribe kayo. More power. Ganun. And I'm back. Ayan. May pa-ice cream si Mayora. Ito mo yung kainan natin. So, pero mag-burger muna. Okay, go. Ito talaga yung favorite ko. Ang tagal na lang. Iba na yung packaging niya since the last time na I bought this. As in, blue pa siya dati sa mga Enzo lovers na like me. Favorite movie? Alam na natin ito. Isasagot natin dito. Pag hindi tayo nagpareha dito, magagalit ako. Ano yun? Ah, Four Sisters. Four Sisters and a Wedding. Favorite din natin When in Rome. Yun yung international. International. Meron na mga international local. Local, Four Sisters and a Wedding. Four Sisters talaga. Hindi ko lang alam kung ilang beses ko pinanood yun. Sobrang dami na talaga. Memorize namin yung plot, yung sabihin, kung kailangan. Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Kaya totoo nga ako yung ingit-ingit sa inyo. Tsara. Ma, sorry na, ma. Nagka-crisis sa spring. Isa kasi ako sa mga teachers na natanggal. Sabi niya na, hindi naman talaga ako magaling. Ma, naalala mo nung pumunta ko sa Divisoria tapos bumili ka ng pants? Sabi mo, iba ka mo pwedeng bumili kasi si Ate Teddy muna. Kasi siya yung panganay. So, dapat yung mauna. Kasi alam mo yung umuwi akong gutom na gutom. Tapos, kinain ko yung pagkain na pinagdera mo para kay Ate Teddy. Kasi yun, favorite ko yung scene yon sa Four Sisters. Pero yung buong movie talaga ang ganda yun, no? Sobra. As in, message-wise, acting, winner siya. Tsaka yung mga bawat gumana, parang perfect sa kanila yung role. No? Parang kalak-kalak mo kapatid yun. Kahit si Toti Marie. So, perfect. So, ayun guys, that is it for our mukbang and BFF tag. And sana marami kayong natutunan and napulot mula sa amin. And sana na-enjoy nyo yung paglapang namin kahit na mas marami yung dal-dal kaysa lapang. Oo. Diba? So, ayun. Sana na-enjoy nyo to guys. And if you did, kindly give this video a big thumbs up. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel kung hindi pa kayo nakasubscribe para maging part na kayo ng family ko. And i-click niyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo whenever I post a new video. Thank you so much guys for watching and I hope to see you on my next video. But before you leave, remember that your life will flash right before your eyes, so make sure that it's worth watching. Bye guys! Bye!